Magandang umaga, Pilipinas. It's Tuesday sa Philippines and Monday dito sa North America. Ako pala si Kaloy ng baguonglipunan.com. Hello po sa lahat. And ito mga Kaloy, tingnan natin yung last 4 days ni Percy kasi may mga clue tayo na talagang dito natin malalaman kung sino talaga yung galit na kailangan nilang gawin yon kay Percy Lapid. May mga ano tayo, persons of interest. So hindi ko alam kung bakit hindi kinonsider ito ng mga nag-investigate, right? Pero alam natin na yung NBI, okay? Ang pumalit na director ay yung appointee ni Laila De Lima. Right? Yun yung alam natin. At sabi ni Gerald Bantag na yung isang drug lord ay kinuha ng NBI. Eh, sino ba ang boss ng NBI? Okay? Eh, di ba yung DOJ? Eh, sino ang secretary? Si Boyeng Rimulya. So, may video ako ipapakita sa inyo mga Kaloys. Ating bigyan ng reaction. Okay? Para makita natin yung difference between yung mga previous na sinabi ni Percy Lapid at saka yung 4 days bago siya pinaslang. So, shout out dito yung sa mga nanood, lalo na dito sa Vancouver. Okay? At kay Abel Domingo ng Aklan. And sino pa? Ayun, yung mga taga Alberta din. Shout out po sa inyo. Ayun. So, mga Kaloys, last live stream, pinag-usapan natin ay tungkol dito sa ano, di ba? Yung isinama ulit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang yaya. Yung kanyang secret weapon, di ba? Alam natin, yung secret weapon pala ay Nunal, di ba? So, yun, nag-react tayo. Bakit ito parating kasama? Eh, nabigyan na tong chance, di ba, na maging presidente siya for 9 years. Right? Yung first term niya ay inagaw niya kay ERAP. Yung next term niya ay... I'm sorry, Hilo Garcia, right? So, ito naman ngayon, di ba? Presidente na si Pangulong Bongbong Marcos eh isinama siya. Pero ang alam lang natin talaga, and it's a fact, na yung asawa niya ay relative ni First Lady Liza. So sa mga hindi nakapanood, please do a replay about yung yaya na isinama. Pero yung ate niya ay na-echopera. Kung ang ate ay na-echopera, paano na lang kayong mga ano, mga nonalista, di ba? Hanggang insaymada na lang ba kayo? Di ba? Mga croissant pa, di ba? Akala ko ba mura ng bigas? Bakit hindi sila nakapag ano, handa ng rice, right? So ayun mga Kaloy, if you want to follow me para maka-update kayo sa aking live, okay? Sa Twitter, nagpo-post kasi ako before ako mag-live at Bagong Lipunan 72. Tapos sa Facebook din, okay? Bagong Lipunan 2.0. And then yung sa backup channel natin, Marcos Loyalist. And then yung Facebook group natin, nagpo-post para ako parati doon ng update, Duterte Bantag 2028. So ito mga Kaloys, let's watch this video about yung sinabi ni Percy Lapid. So kinat ko lang, medyo mahaba kasi isang oras kasi. Ito yung September 29. Kailan ba napaslang si Percy Lapid? October 3. Magkalapit lang, 4 days. Right? So, sino ngayon ang galit na galit? Na kailangan talaga, kasi nga, may expose si Percy Lapid na talagang kailangang pigilan. Okay? So, syempre, para matahimik siya, ginawa na nila. Right? So, may live ano tayo mga Kaloys, live survey. Okay? May apat tayo na persons of interest. Sino sa tingin nyo ang number one na person of interest sa Percy Lapid case na malamang ay ang mastermind? So, may apat kayong pipilian. Okay? Si Gerald Bantag, si Bongbong Marcos, si Boyeng Rimulya, at saka si, okay? Si Pangulong Duterte. Okay? So, sino sa tingin nyo, okay? Ang dapat number one na person of interest na tutukan ng NBI? 84% ng ating viewers nagsasabi na si Boyeng Rimulya. So, paano matutukan ng mga investigador ang kanilang boss? Diba? Kaya nananawagan tayo na dapat mag-resign si Boyeng Rimulya. Kasi isa siya sa persons of interest.
Right? So, paano naman si Pangulong Bongbong Marcos? Dapat na rin ba siya mag-resign? Right? So, yun yung katanungan. Please do comment below, mga kalois. Ano sa tingin niyo? So, let's start, mga kalois. Pero bago dyan, kaya nang sabi ko, as I promised, okay? Shoutout ko muna ang aking mga nagantay na viewers. Si Casey Cruz, si Have Faith, yan, thank you for joining. Si Mariluz, yan, from Baguio. Uy, mga ano yan, yan. Baka ano kayo, kasama kayo sa Igorot Warrior. Ganyan yung ano, Igorot Warrior. So, hindi nyo kailangan magbahag o maging Igorot. If you like the idea, okay, pwede kayong maging Igorot Warrior. Yan, yung sign, mga kalois. So, shoutout din kay Kasingin, kay Kahol Laurel, thank you po. Kay Shoni Chan, yan, thank you. Kay Leonora C. Balongaya, okay? And kay Emily Estopacio, and kay Rolando Rivera. Yan, thank you for joining us. Lahat na ba po may ensaymada? Huwag yung gawing mukbang ensaymada, ha? Baka mabulag kayo sa katotohanan. So, ito mga kalois, let's watch this video and bigyan natin ng reaction. May ano ako dito eh. May apat ako dito, okay, na points at isi-share ko sa inyo mga kalois. If you think it's tama yung ating analysis, eh, please do share this video sa mga kakilala niyo. Let's watch mga kalois. Three, and you cannot do what we want you to do. Ito yung mga irresponsibleng pahayag. Sana ay nababasa ito ni Presidente Bongbong Marcos para malaman mo ang mga taong sisira sa'yo. Katulad ni Remulla. Eh, ito rin yung ano eh, nagdidepensa sa Pogo, hindi sila nahihiya na dumepensa para sa Pogo. Gayong, alam na alam ng sambayanang Pilipino na sila ay may negosyo sa Pogo, mga kaibigan. Ayan mga kalois, diba? So, sabi ni Percy ay dapat mag-ingat itong si Pangulong Bongbong Marcos kay Boyeng Remulla. Eh, diba nung 2 years ago, 2020, ay tinira na itong ni, ano, ni Percy si Boyeng Remulla, diba? Ang daming sinabi niya, diba? Yung sa ating last live stream, okay? Ito mga kalois, pakita ko sa inyo. Ito yung ano, diba, yung sinabi sa nila nga. I-ano ko lang to, down ko lang to. Ayan, diba? So, yung last live stream natin ay inano natin dun yung paanong gigil na gigil itong si yung kapatid niya. Tapos, yung mga sinabi din ni Percy Lapid before, okay, na itong si Boyeng Remulla, dito sa playlist natin mga kalois, makikita nyo yan, okay? Hanapin nyo lang yun. Itong si Boyeng Remulla ay inano niya yung mga karakteristik ni Boyeng Remulla, di ba? Yung makasarili daw si Boyeng, di ba? Sip-sip daw, tapos walang delikadesa, yun yung sabi ni Percy Lapid, tapos mapanggipit, tapos yun nga, leader pa example, tapos yun, yung kapatid ni Boyeng ay nag-react din sa mga pinagagawang, yung pagiging pasaway ni Boyeng. Right? Si John Vic Remulla yung kapatid niya, di ba? Nag-react din, di ba? So, yun, mas kilala kasi ni John Vic yung kapatid niya. Right? So, doon tayo magbabase kasi mas kilala niya. Okay? So, 2020 pa to. Ang pangulo pa dito ay si Pangulong Duterte. Tapos, nung 2020 din ay tinira din ni Percy Lapid itong si Bantag. Pero, hindi nga, walang nangyari kaya, no, Percy, di ba? Until 2022. Na hindi na pangulo si Pangulong Duterte, tapos wala ng backer si Bantag. Eh bakit nangyari ito sa 2022? Right? So, yun na nga, kinall out ni Percy yung pangulo na mag-ingat siya. Okay? Kay Boyeng Remulla kasi daw si Boyeng Remulla ang makakasira sa kanya, hindi ang mga loyalista. Okay? Si Boyeng Remulla at ang mga nonalista ang makakasira kay Pangulong Bongbong Marcos, right? So, let's continue mga kalois. Kaya dapat nang mag-ingat si Bongbong Marcos sa mga pinaglalagay mo
na namamangka sa dalawang ilog, ha? Eh, ang sabi nga you cannot serve two masters. Kanino ba naglilingkod itong si Boying Remulla? Kay Marcos ba? O kay Duterte? O pareho? Ba, hindi pwede yan. May kasabihan nga na you cannot serve two masters. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Ayan mga kalois, diba? Kaya nga nasama ko dito yung ano, yung pangalan ni Pangulong Duterte dun sa ating live survey. Kasi nga, minention din siya ni Percy Lapid. Tinira din siya, person of interest din siya. So, yung mga pinklawan, nakita natin yung galaw nila sa kanilang script na gusto nila si Bantag gibitin para ituro si dating Pangulong Duterte. Di ba? Nakikita nyo sa social media na gusto talaga nila, yung pangalan, yung ano nga nila, term is Tanda. Ituro mo na si Tanda. So, they're referring to Digong, Pangulong Duterte, na si Pangulong Duterte daw ang nag-utos kay Bantag na, yun na, kitilin itong si ano, si Percy. Yun yung gusto ng Pinklawan. At yun din ang gusto ni Laila de Lima, right? Numero Meres back. So, ayun. Sa mga hindi pa nag-ano, sa ating live survey, ang katanungan natin ay sino dapat ang number one na person of interest sa Percy Lapid case na malamang ay ang mastermind? 84% ng ating viewers nagsasabi na si Boying Remulla ang dapat number one. Kaya nga dapat talaga siyang mag-resign para patas ang investigasyon. So ito mga kalois, let's continue with our... Pero bago dyan mga kalois, ito pala yung ano, yung last live stream natin. 'Di ba? Itong yung ibinulgar. So sa mga hindi nakapanood, please do watch 3 days ago. Yun, diniscuss ko about doon kaya yung sinabi ni Percy Lapid, right? 2020 pa to na video ni Percy. And let's continue mga kalays. Sayang. Nandiyan ka na eh. Ha? Tatanggapin ka na namin kung ang mga decision mo tama. At kaya namin ito sinasabi dahil gusto namin magtagumpay ka na. Ha? Kami ang may gustong magtagumpay ka. Hindi yung nagpapanggap na dinidepensahan ka. Binobola ka nun. You're a lousy. Yun mga kalois, di ba? Maganda yung message ni ano eh, ni Percy Lapid na gusto niyang magtagumpay ang Pangulo. Okay? So, dapat mag-ingat siya. Although yung binoto niya ay si Lenny, di ba? Pero gusto niya ring suportahan ang Pangulo na maging successful din. Kasi kung maging successful ang Pangulo, successful ang ating bansa, di ba? Pero ang nangyari nga, yung mga na-appoint ng Pangulo ay mga pasaway. Right? Sino ba yung responsible sa nag-appoint? Base nga sa ating last live stream, sa mga previous live stream, malaking probability talaga na may kinalaman yung first lady sa mga na-appoint. Kasi, di ba, ni-review na natin yung mga na-appoint, di ba? Hindi pa lahat, ha? Pero sa ating pag-review, yung mga nakapost lang ng mga cabinet secretaries, 76% ay dilawan. Right? So, yun na nga. Hindi natin in-expect na ganun ang mangyari. Gusto natin ng unity, pero hindi natin in-expect na babangon yung mga dilawan. Yung mga taong okay nanira sa pamilyang Marcos ay yan pa nabigyan ng posisyon, di ba? Yung mga media na parating sinisira ang mga Marcos na ating binoboljak ay yun pa ang nabigyan, di ba? So katraiduran. Marami nang nagsabi na ano daw user daw, okay? Si Pangulong Bongbong Marcos. User ginamit lang yung mga bloggers, ginamit yung mga supporter. Pero yun pala, eh, pangarap lang pala ng dilawan ang kanyang itutupan. Right? So, yun nga, even Percy Lapid, eh, may concern din kay Pangulo. Right? So, kaya nga sabi ko, si Percy ay talagang hindi talaga 100% anti-BBM. Kumbaga may 10% pa rin siya or 20% na pro-BBM. Gusto nga niyang mag-succeed eh. Yun din ang gusto ng mga loyalista na nag-iingay na mag-ingat dyan sa mga ina-appoint, lalo na rin yung mga nag-organize ng meet and greet na ensaymada, di ba? Ensaymada lang. Although may pinakita na croissant, okay? Pero syempre, low.
Kung talagang alam mo, kung concerned ka sa mga visitors mo, dapat alam mo kung ano yung ibibigay. Mga Pilipino yan, hindi yan mga foreigners. Right? So, yun. Maraming mga palpak ang na-appoint. Sila yung sisira kay BBM. Right? Pag masira si BBM, sira na rin yung pangalang Marcos. Right? So, ito yung apat na ano ko, mga kalays. So, yung person of interest dito, okay, ay dapat si, yun na nga, yung inano ko sa live ating survey, na si BBM, si Duterte, si Bantag, at saka si Rumulya. Okay? Yun yung persons of interest. Kaya lang ngayon, di ba, inididiin nila si ano, si Bantag. Kasi sabi niya, no, ni Rimulya, mag-surrender na raw, di ba? So, si Boying Rimulya, yung atat na ma-case close na itong Percy Lapid. Siya yung atat na atat. Right? Alam natin, di ba? Kasi kung ma-case close na yan, siya na bilang isa sa persons of interest na dapat number one na persons of interest. Kasi nga, 4 days bago Pinas lang itong si ano, matindi yung tinira ni Percy sa kanya. Bakit, mga kalois? Okay, ito yung comparison, mga kalois. Okay? Kay Boying, simulan na natin kay ano, kay Bantag. September, okay, September 5, di ba itong nasa harap nyo, yung pinakita ko ngayon na video, September 29, that's 4 days before Pinas lang siya. Pero bago dyan, September 5, tinira niya si Bantag. Okay? Pero nung pagtira niya kay Bantag, hindi niya, una, hindi niya minention ang pangalan ni Bantag. Ang sinabi lang niya, Cinderella Man. So, hindi alam ng tao. Okay? Kung sino yung Cinderella Man. Kasi hindi naman niya pinangalanan. Pangalawa, video lang ng bahay. Hindi naman sinabi kung sangad. Ano, basta ang gusto lang ni ano is, dapat i-lifestyle check itong official or yung employee nasa DOJ. Eh, sino bang nasa DOJ? Si, diba si Boying? Pero hindi na siya nag-mention ng name nung September 5. So, bakit magiging galit na galit si Bantag? Eh, hindi naman minention. Siguro nagalit lang si Bantag kasi nga, at risk na siya kasi binidyohan yung bahay niya. Right? Eh, alam naman natin, maraming kalaban si Bantag na drug lords. Kaya, magiging ano rin, kahit sino naman siguro, diba na, ikaw nagtatago ka kung saan ka nag-ano kasi alam mo marami kang kalaban na drug lords. Tapos eto nga, di ba, pinakita. Right? So, yung ano mo dyan, yung privacy, yung safety mo, di ba? Magagalit ka pero hindi ganun kasi hindi man minention yung name mo nung September 5. Right? Pero eto kay Boying, September 29, minention talaga yung pangalan. Tapos, kinall out ang presidente na nag-appoint sa kanya. Right? Yung kay Bantag, hindi kinall out yung presidente. Right? So, dito mo makita ang ang difference kung gaano kalaki yung impact. Di ba? So, ito pa nga, yung pogo, di ba? Gusto pang i-expose niya, no? Di ba? Siguro, para matigil na tong pagtitira niya, baka may chapter 2, chapter 3 pa. Di ba? Masisira yung discard ni Boying for 2025. Alam na yan, di ba? 2025. Tatakbo pala daw ng pagka-senator. So, masisira siya. Right? So, number 2, mga kalois. Ito yung sinasabi ko parati. Bakit hindi, okay, tiningnan ito ng NBI? Pero alam natin na NBI ay under kay Boying. Right? So, takot sila kasi nga, nagawa ni Boying kay Bantag, di ba, nga matapang. How much more ikaw bilang NBI, di ba, or prosecutor, hindi ka ba matakot kay Boying sa gagawin niya sa'yo? Right? So, ayan mga kalois. Ito yung number 2 ko mga kalois. Okay, ginawan ko na ng ano ha. Tanggalin mo na itong ano para mas makita. Ayan, di ba? Ayan, inadd ko na si Herman, di ba? Tapos may mga red ako. Ito ang dapat flow chart nila. Okay? Bakit missing si Aguho? Okay, yung minention ni Bantag, di ba? Si Aguho ay may link kay Escorial, yung gunman. At sinabi rin ni Escorial, nakakilala niya si Herman Aguho. Right? So, bakit hindi isinama ito si Aguho? Itong si Aguho at itong si Aldrin Galicia, okay? Si Aldrin Galicia, okay, yung kaso niya, ay yung pumatay nung judge na naghatol kay Herman. So, ito yung connection nila, yung nakita niyo yung red na arrow.
Yan yung correction nila. Bakit missing si Agoho? Bakit hindi siya kasama? Right? Eh, alam natin na sinabi ni Bantag na kinuha si Agoho ng NBI. Saang departamento ba under ang NBI? Sa departamento ni Boeing. Right? Sino yung director ng NBI? Eh, di ba appointee ni ano? Ni Dilima. Kasi itong si Agoho, mga kalois, 2015 pa, gustong makalabas, makalaya. Right? So, siguro, hindi nila sinama si Agoho. Kasi kung maisama si Agoho dito, hindi na talaga makakalaya itong si Agoho. Kaya tinanggal nila. So, si Agoho ang missing link for this case. Right? Kasi kung nandyan si Agoho, maraming persons of interest again. Right? Kaya nga lang, si Boyeng gusto niyang minamadali ang kaso ni Percy at idiin si Bantag. Okay? Yan yung mga kalois. And then, sa mga pangyayaring ito, mga kalois, diba? Ito yung nakikita natin eh, na hindi titingnan. At saka, sabi natin na dapat si Boeing talaga mag-resign kasi nga isa siya sa persons of interest dapat. Dapat hindi niya ma-influensyan ang NBI, okay? Ang prosecutor, dapat nila may influensyahan. So, dapat mag-resign talaga siya. So, ngayon, kung hindi siya mag-resign, sang-ayon ba kayo dito, mga kaloy? Press 1 kung sang-ayon kayo. Okay? Kung ayaw mag-resign ni Boeing, pwede naman ito. Press 1 kung sang-ayon kayo. That's the only way for us to trust again the Department of Justice. Okay? Kasi nga, alam natin na ito talagang si ano, si Boeing, eh walang delikadesa ayon kay Percy Lapi, di ba? At makasarili. Ibig sabihin nun, wala siyang pakialam kung masira si Bongbong Marcos. Right? Kahit siya ang nakakasira sa Department of Justice, kahit siya ang nakakasira kay Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang pakialam. Ganon ang personality ni Boyeng Rimulya ayon kay Percy Lapid. Okay? Yung biktima. So, press 1 kung ayaw ni Boeing mag-resign, yung sa likod na lang niya ang mag-resign. Okay? At papalit si Sara Duterte. Okay? Para mabalik yung tiwala ng tao sa Department of Justice. Sabi nila, hayaan niyo nalang yung batas. Diba? Sabi ng mga nunalista na vlogger na insaymada, hayaan niyo nalang batas. Ang tanong is, may tiwala ba kayo dun sa mag-i-implement ng batas? May tiwala ba kayo? Right? So, yun yung katanungan ko. So, ano sa tingin niyo, mga kalos, itong last video ni Percy Lapid about kay Boeing Rimulya na September 29 pa, 4 days bago siya pinaslang. Diba? Kasi kung galit na galit ka talaga, pwede nga, kinabukasan, diba, ipatira mo na, diba? So, may 4 days, syempre, planuhin pa yan, diba? So, sino sa tingin niyo yung mas galit? Kasi kung mas galit itong si Bantag, September 4 pa lang, bigyan natin ng 1 week, wala na, 2 days na to si Percy, pero walang nangyari. Right? At nakikita mo naman kay Bantag yung personality niya. So, if you like this video, mga kalois, please do share and like. And maraming salamat, mga kalois. Let's see yung final na ating live survey. Ang katanungan ay, sino sa tingin niyo ang number one na person of interest sa Percy Lapid case na malamang ay ang mastermind? 84% ng ating viewers, si Boeing Rimulya. Sana hindi pa huli Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Kasi nga, pag hindi mo actionan ito, malamang nga, magiging totoo yung sinabi ni Bantag na it will be your downfall. Hindi lang ikaw. Okay? Madadamay rin yung matitino na Marcos. Okay? So, maraming salamat, mga kalois. I'll see you after 6 hours kung matapos akong mag-aral. And may isa pa tayong pag-usapan, mga kalois. So, if you really like this video and kung may comment kayo, mababasa ko naman, please do comment below. And please share this video and like it. Maraming salamat, mga kalois. Sa mga hindi ko na-greet, pasensya na. Nandito naman sa screen yung pangalan nyo. And I'll see you in next 6 hours. Ingat, mga kalois. God bless. Salamat.
Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. And just a note, our Facebook page has been censored by the yellow fact checkers. That's why you can't see most of our posts on your news feeds. So for updates, directly visit our Facebook page, facebook.com/bagonglipunan72. And please do like all our posts and share them. And please join our Marcos Loyalist organization at marcosloyalist.org. Let's make Philippines great again. Marcos Pare.